Gusto mo bang hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala o hindi gusto ang kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ayun, gusto nyo bang ang inyong karelasyon ay hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? Mapa-LDR man kayo o malapit lang? At sis, pwede ba ito sa babae, ito babae, lalaki, ito lalaki? Yes, pwedeng-pwede ito. Basta may relasyon lang talaga kayo dahil hindi ito gagana kapag wala kayong relasyon, no? Kumbaga, ikaw lang yung nag-ano sa sarili mo na may relasyon kayo o mahal mo siya. Hindi ito pwede, no? Kailangan ay may relasyon talaga kayo. And ayun, sis, ano ba ang mga materials na ating kakailanganin dito? Simple lang, at alam kong meron kayong ganitong materials, no? Una, kumuha tayo ng clear na baso. Yung walang design, yung clear talaga. At pangalawa, kandila. Pero ang ating kandila na ating kakailanganin is white, red candle or pink candle. Wala kasi ako maipakita sa inyong red or pink, kaya puti ang aking ipapakita. Pero kapag kayo ang gagawa, kailangan natin ang pula or pink na kandila. At kahit anong design, basta ha, ang kulay ay pink or pula. Pangatlo, kumuha tayo ng papel. Larawan ang ating gagawan. Hayan, tinalikod ko lang ito, pero larawan ito. Larawan ang ating gagawan. At panulat, kahit anong kulay ng panulat ay pwede, wala namang problema sa panulat. And ayun, bago natin ito gagawin, lagi ko itong sinasabi sa inyo na kapag gagawa tayo ng mga ritual or pampaswerte, kailangan na maging handa tayo sa ating sarili o buo ang ating loob na gagawin natin ito, at alam natin sa ating sarili na sigurado tayong gagawin ito. Dahil kapag gagawa tayo nito tapos may duda ka, ay wag mo na lang ito tangkaing gawin dahil hindi ito tatalab sa iyo kung may pagdududa ka. Kailangan kapag gumawa ka nito ay think positive na sa pamamagitan nito ay matutupad ang iyong gagawin o gagana itong iyong gagawin. Lagi ka lang positibo at murahin mo yung negatibong pag-iisip, dahil isa yan ang nakakasagabal sa ating ginagawa kung bakit sa iba tumalam tapos sa inyo ilang beses nyo na inulit-ulit na ginawa tapos may pagdududa kayo o nag-iisip kayo ng mga negative. Kailangan na kapag gagawa kayo nito ay ang isipin ninyo ay positive. Huwag kayong mag-isip na negative dahil negative din ang magiging resulta niyan. Kaya sa ang iba, nagtatanong sila dito sa akin, nami-message sa messenger, bakit hindi daw tumalab yung kanilang ginagawa. Tapos sinasabi nila sa akin, mini-message nila sa akin is mga negative, kaya hindi nag-aano. Yung iba ay gumawa sila, ngayon nila ginawa, maya-maya ay tumalab ka agad, ang bilis, hindi naabutan ng ilang oras o oras lang talaga, ang iba minuto lang. Tumalab ka agad, mini-message ka agad nila ako na sis ganito, natupad na yung ginawa ko, kanina ko lang ginawa. Kaya sobrang saya ako para sa kanila. Kaya kung kayo, kung gusto ninyong gumana ka agad ang inyong gagawin, huwag kayong mag-isip ng mga negatibo dahil yan talaga ang nakakasagabal sa ating mga ginagawa. Ayun na yun, sis, ano ba ang una natin gagawin dito? Una, isulat mo ng siyam na beses ang pangalan at apelyido ng iyong gagawan. Siyam na beses talaga, pangalan at apelyido, yung totoong pangalan talaga niya at apelyido. Hindi pwede yung palayaw o yung tawagan ninyong dalawa. Kailangan pangalan at apelyido talaga ng siyam na beses mo itong isulat sa papel. At pagkatapos niyan, kunin mo itong ating baso.
sabihin mo dito sa baso, itapat mo lang ito sa iyong baba, na sabihin mo na sa pamamagitan nito ay tulungan ka na ang taong iyong ginawan na at tulungan ka na ang taong iyong ginawa nito ay hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. Kung nasaan man siya ngayon ay hanap-hanapin niya ako at kukuntakin niya ako. Ibuhos mo na lahat ng mga nasa loob mo na gusto mong mangyari dito o gusto mong mangyari sa inyong relasyon na gusto mong iisipin kanya palagi. At pagkatapos niyan ay ang kanyang larawan ay ipasok natin dito sa baso. Kailangan ipasok. Kumuha kayo ng medyo malaki-laking baso kung malaki ang inyong larawan. At tupiin mo itong ating papel ng tatlong beses mo itong tupiin. Bawat tupi mo ay sambitin mo ng tatlong beses din o sambitin mo ng tulad tatlong beses. Kailangan papunta talaga sa iyo ang pagtupi. Pangalan niya, apelyedo, sambitin mo tatlong beses. Pangalawa, pangalan niya, apelyedo. Pangatlo, pangalan niya, apelyedo. At ipasok mo dito sa ating baso. Tapos ang kandila natin ay kumuha tayo ng karayom or pako dyan or pin na ating gagamitin ay iukit natin dito sa kandila, yung pink na kandila or pulang kandila. Iukit natin ang pangalan at apelyedo ng taong ating gagawan. Kailangan pangalan talaga. Kung pahaba naman ang inyong kandila ay galing dito sa pag-apuyan, ay isulat ninyo galing dito pababa. Kung halimbawa ito ang kandila, tapos dito yung sinisindihan ay apoy, dito ninyo iukit yung pangalan at apelyedo niya. Dito kayo mag-umpisa para mabilis matunay yung kanyang pangalan. Iukit nyo lang pangalan at apelyedo. Pagkatapos yan ay sindihan mo at paapuyin mo muna hanggang maubos yung o matunaw yung kanyang pangalan na inukit mo sa kandila. At sambitin mo ng tatlong beses ang kanyang pangalan at apelyido ng taong iyong ginawan. Kailangan na nandito talaga ang pangalan at apelyido, pangalan niya, apelyido, pangalan niya, apelyido ng tatlong beses. Tapos ayun, sabihin mo ulit, sabihin mo ulit yung gusto mong mangyari na sa pamamagitan nito ng aking ginawa ay ang hindi siya makakatulog hanggat hindi niya ako makikita, hindi niya ako makakausap, hindi niya ako kinukontak, hindi niya ako mini-message o hindi niya ako tinatawagan. Yung lahat ng pagmamahal mo ay iubos mo muna dito o sasabihin mo na. Lahat-lahat na talaga ay sabihin mo na at huwag ka nang ititira pa. Yung galing talaga sa iyong puso ang iyong pagsambit, yung with feelings talaga para mabilis itong matupad. At kapag nakailaw itong kandila ay patakan mo ng, di ba nag-aapoy ang ating kandila, patakan mo ng 9 na beses, 9 na patak lang. Patakan mo lang talaga ito ng 9 na beses. Pagkatapos niyan ay tapos na at ang kailangan mo na lang ay is matunaw yung sinulat mo dito na pangalan niya at apelyedo. Kailangan matunaw talaga yon. Kailangan talaga natin tunawin. Kapag natunaw na yon ay pwede mo na itong patayin at pwede mo na itong magamit sa susunod na ritual na iyong gagawin na paggagamitan mo ng kandilang kulay pula or pink. Tapos sis, saan namin ito ilalagay? Ilalagay natin ito sa ilalim ng ating kama. Ilalagay natin ito sa ilalim ng ating kama kung may kama ka dyan. Pero kung wala kang kama, ilalagay mo ito sa iyong tabi sa iyong pagtulog or sa tabi ng iyong hinihigaan. Ilalagay mo lang ito at kinagabihan ay lagi mo itong kakausapin mo ito lagi. Sa bago ka matulog, kakausapin mo ito na sambitin mo pangalan niya, apelyido ng tatlong beses na ikaw ay hindi makakatulog hanggat hindi mo ako makikita, hindi mo ako makakausap o hindi mo ako kinukontak. Gawin mo ito ng 9 na gabi. 9 na gabi mo itong ilagay sa ilalim ng iyong kama or sa tabi ng iyong pagtulog, pero i-make sure mo na walang nakakakita o walang nakakaalam sa iyong ginawa dahil at hinding-hindi mo ito ipagsasabi dahil kapag pinagsasabi mo ito ay masasayang lang ang iyong oras at
mawawala ang bisa nito or hindi ito tatalab sa iyo. Kailangan sikreto lang talaga at walang makakaalam at walang nakakakita o wala kang pinagsasabihan. Sis, natapos na ng siyam na araw namin ito itinago. Saan namin ito ilalagay? Ilalagay natin ito sa ating wallet. Kung may wallet tayo, ilalagay natin ito sa ating wallet, ang kanyang picture at yung papel natin sinulatan ng kanyang kanyang pangalan. Ayan yun, maghintay ka lang at huwag na huwag mo itong iisipin palagi na iyong ginagawa, dahil mintras na iniisip mo ito palagi ay mintras na matagal itong tumalab. Kailangan na burahin mo ito sa iyong isipan, gumawa ka ng kahit ano dyan na mawala ito sa iyong isipan ng iyong ginawa. And ayun, alam kong malaking tulong ito para sa inyo na lagi kayong iisipin ng iyong karelasyon. At yun lamang po, sana ay makatulong ito sa inyo. And kung may mga katanungan kayo, request or suggest, please paki-comment sa baba para ma-replyan ko kayo at magawan ko ng video ang inyong mga request. And don't forget to subscribe to my channel. And lagi kayo mag-iingat. Bye-bye everyone. God bless.